Yo, what's up mga Kanaan Pro? Welcome back sa ating channel. Ngayon nga pala mga Kanaan Pro, magpapalit tayo ng wiring harness ng Honda Supremo. Yan. So, kasi po sabi ng may-ari, grounded na po yung kanyang mga wirings. Then, mahina po yung busina, mahina yung mga ilaw. Tapos, katagalan na rin po kasi ng motor, kaya gusto niya palitan ng harness. So, ito po yung ipapalit nating harness mga Kanaan Pro. Ayan, na-order niya po yan sa Lazada. So, sa video na ito mga Kanaan Pro, papakita ko sa inyo yung step by step na pagpalit ng wiring harness dito sa Honda Supremo. Maganda to mga Kanaan Pro kasi pwede nyo rin siyang i-apply sa ibang klase na motor. So, malalaman nyo rin po yung bawat color coding ng mga wiring. Kasi po, iisa-isahin ko siya. Sasabihin ko po siya sa inyo. So, ito po yung harness mga Kanaan Pro. Bago pala tayo mag-start, huwag nyo po kalimutan i-subscribe yung ating channel. Pati po i-follow yung ating Facebook. I-click nyo na rin po yung bell icon para updated po kayo lagi sa mga upload na. Sa mga upload ko po. So, yun Kanaan Pro. Umpisa na po natin. Siyempre, babaklasin muna natin yung tangke, yung upuan, pati yung headlight. Yun yung first step. Let's go! At eto na nga mga Kanaan Pro, naalis ko na po yung gas tank, yung upuan, pati po yung headlight. Pati po yung dalawang side cover, left and right. Yun po muna yung first step sa pagpapalit ng harness dito po sa Honda Supremo. Ito po yung gas tank mga Kanaan Pro. Pati yung upuan, tsaka yung dalawang side cover. Yan, dyan po natin sila nilagay. Tapos mga Kanaan Pro, makikita nyo na po agad yung harness na nakalatag dito sa inyong motor. Susunod naman mga Kanaan Pro, aalisin natin yung mga connection ng ating mga accessories katulad ng MDL pati ng busina. Pati po yung lahat ng mga nakakasagabal sa harness. Lahat ng mga nakatap, mga relay, mga kung ano-anong mga naka-wiring dyan. Alisin natin lahat yan mga Kanaan Pro. Para sigurado yung mawawala po yung grounded ng motor. Kasi minsan dyan po nagkakaroon ng problema. Kahit po palitan natin ng harness, kung ganun pa rin yung connection ng mga accessories natin, wala rin. Kaya dapat panibagong connection ang gagawin natin. Tulad nito mga Kanaan Pro, inalis ko na po yung battery. Yung connection, tinanggal na natin. Tapos, yung sa busina, ito yung mga relay. Yan, yung relay na para sa busina. Tinanggal ko pati yung connection ng busina. Positive, negative. Tinanggal ko muna yan. I-re-install na lang natin sila mamaya. Pati yung sa MDL natin, inalis ko na rin yan mga Kanaan Pro. Yan. Yung connection, yung sa tri-switch, tinanggal ko rin. Basta lahat ng nakakonect dito sa may harness, inalis ko. Para siguradong wala ng grounded. Kasi yun yung laging nareklamo ng may-ari na ito. Grounded nga daw yung kanyang motor. Pero trinay ko rin to, tinesting ko rin to kanina mga Kanaan Pro. Grounded talaga yung kanyang harness. Hindi ko lang naipakita sa video. So, umpisa na natin agad mga Kanaan Pro para matapos tayo agad. Bunutin na natin yung mga socket. So, kung first time nyo pala magpapalit ng harness at hindi nyo pa kabisado, mas maganda kung i-video nyo or i-picturean nyo muna yung bawat socket bago nyo sila tanggalin. Yan. Di katulad ko mga Kanaan Pro, medyo kabisado ko naman yung color coding ng Honda. Kaya hindi ako maliligaw dito. Yan, inalis ko na yung socket ng para sa handle switch ng left. Pati yung connection ng signal light, yung kulay orange. Tinanggal ko na rin. Tapos isusunod ko na tong para sa starter natin. Yan, yung pag nakakita kayo ng yellow o na may orange, para sa starter naman yan. Tapos eto naman mga Kanaan Pro. Para lang naman to sa kanyang brake light switch. Tanggalin nyo na rin yan. Alisin nyo yan para sa brake light switch.
Tapos eto, tanggalin nyo rin to. Yan. Tanggalin nyo rin yan, mga Canon Pro. Tapos eto naman. Basta tandaan nyo yung black. Black yung socket. Tapos eto naman. Para sa... Kung di ako nagkakamali, para sa cambio. Sa mga gear indicator, tanggalin nyo na rin yan. Lahat ng mga socket ng harness, alisin natin. Tapos eto, meron dito. Ayan, yung color black, yellow. Tanggalin nyo rin yan. Papunta yan sa ating ignition coil. Ayan, tanggalin nyo rin yan. Then meron dito light blue para sa signal light na naman, at tanggalin nyo rin sila. At napansin ko dito baligtad yung pagkakakabit. Yung light blue nakalagay sa green, yung green naman nakalagay sa light blue. So tanggalin nyo rin yan. Yan, pwedeng dyan nagkaroon ng cost ng grounded. Kung mapapansin nyo, baligtad sila. Yung green nakakonect sa blue, yung blue nakakonect sa green. Eh, yung isa ko napansin dyan. So, lahat ng harness dito sa may harap, tanggal na, mga Canon Pro. So, lipat naman tayo. Madali lang naman magpalit ng harness ng mga ganitong klaseng motor. Hindi katulad sa mga scooter, medyo mahirap. Pero dito, sa mga ganitong klaseng motor, TMX, Rusi, Microbike, madali lang yan. Skygo. Tapos eto, mga Canon Pro, yung para sa busina, tinanggal ko na nga yan kanina. Eto naman, may makikita naman kayo dito. Yung color black yellow nga, yan yung para sa ating ignition coil. Yan, tinanggal na rin natin yan. Yan, pinapakita ko lang yung kulay, mga Canon Pro, para may guide din kayo. Tapos eto naman yung ground ng ignition coil natin. Tanggalin din natin yan. Yan. Kailangan natin dito ng 8mm na L range yung ginamit ko dito, na maliit. Tanggalin natin yan. Ito yung ginamit ko dito, Canon Pro. Yan. Aalisin kasi natin yung ground. Yan, para sa ground yan ng ating wiring harness. Suporta kasi yan, Canon Pro. Kaya kung mapapansin nyo, sa isang harness ng motor, palaging, kung hindi dalawa, tatlo yung nakakonect sa body ground. Importante po kasi yun, para hindi po nag-aagawan yung mga device ng motor sa ground. So yan, color green po yung color coding ng ground ng Honda. Yan. Balik muna natin to para hindi mawala. So yan, Canon Pro. Next naman, ito. Sundan nyo lang yung harness. Lahat lang na makita yung socket, tanggalin natin yan. Ito naman para sa brake light, tanggalin din natin yan. Green, yellow naman yung color coding, tsaka black. So kapag black, accessories wear yan. Kakaroon siya ng power kapag nagbubukas tayo ng susi. Tapos eto namang green, yellow. Siya naman yung color coding ng brake light. Positive kasi yan, Canon Pro. Kapag nagpepreno tayo, nagkakaroon niya ng power. Eto naman, Canon Pro, yung ating CDI. So sa mga nagtatanong, battery operated na po yung kanyang CDI. Naka DC CDI na po si Supremo. Yan, Canon Pro. Tanggalin nyo lang yung socket. Tapos sundan nyo lang din yung para sa regulator. Ito naman para sa regulator natin. Tatanggalin din natin yan, syempre. Yan. Madali lang naman tanggalin yung mga socket. Tapos, sundan nyo lang yung harness. Dito naman,
Madali lang naman kasi ito dahil nga madali yung pagkakadesign ng kanyang chassis. Ito, tanggalin nyo rin to mga fuse. Meron namang fuse yung ating ipapalit. Ito naman mga kanan pro, dito naman tayo banda mag-focus. Yung tatlong yellow na yan para sa charging yan, tatlong charging. Para sa mga nagtatanong kanan pro, full wave na po ito. Yung Honda Supremo. Tapos, alisin nyo rin to para sa palser naman yan. Palser at ground. Yan, tanggalin natin yan. Tapos, syempre, yung isang socket na lang natitira dyan. Yung para sa mga gear indicator. Pag mga sobrang daming mga green, sa gear indicator yan. Yan. Okay, dito na tayo sa papuntang likuran. Yan. Dito naman, kanan pro. Yan. Nandito naman yung mga ibang wire para sa signal light, park light, tail light, tsaka brake light. Itong tatlong yung socket na yan, may tatlong wire. Para dun nga yun sa tail light at brake light. Yan. Tapos itong sky blue, signal light din po yan. Tanggalin natin yan. Siyempre, pati yung orange, signal light din. Yan. Tanggalin nyo lang yung mga socket. Tapos dito pala nakapwesto yung kanyang flasher relay para sa signal light. Ito pala yung color green, tinanggal ko rin siya, yung ground. Siyempre, may ground din yan. Tapos ito nga yung sinasabi ko kanina, yung flasher relay, dito rin sila nakakapwesto. Tanggalin nyo lang din yung socket na ito. Yan. So yan, nabunot na natin lahat mga kanan pro, lahat ng mga socket. Yan, tanggal na sila. So, i-remove na lang natin to. Yan, tanggal na yung lahat. Aalisin na lang natin yung mga cable tie. May mga cable tie rin kasi to. Tatanggalin nyo lang yan. At ito na nga kanan pro. Natanggal na po natin yung kanyang wiring harness. Diba, napakadali lang ito sa tanggalin. So, basta alisin nyo lang po yung lahat ng mga connection na socket. Then, kapag hindi nyo kabisado, pwede nyo lagyan ng mga palatandaan. For example, lagyan nyo ng number. Pwede yon. Tapos, i-picture nyo para sigurado kayo na hindi kayo maliligaw. At eto na nga, ibabalik na po natin. Install na po natin yung bagong harness. Yan. So, hindi po siya original. Replacement lang po siya, pero pwede na po yan. Kasi mahal po ang original nito. Eto, pwede na rin to mga kanan pro, at least bago. Para matanggal lang natin yung mga grounded. At maayos natin yung wirings. Siyempre, ilalatag na rin natin agad to kanan pro. Pero bago pala natin ilatag, ayusin muna natin yung mga salasalabat na wire. Yan, ayusin natin muna yan bago natin ipwesto yung bagong harness natin. Tara, tanggalin na natin yung mga salasalabat na wire. At eto na, syempre, napakabilis lang ng pangyayari. Kailangan po natin magmadali. Nalatag na agad natin yung kanyang harness. So, tandaan nyo kung paano nyo binaklas yung lumang harness. Ganun nyo rin po yan ibabalik. Kaya make sure na picturean nyo bago nyo baklasin yung harness. Eto na, napwesto ko na lahat ng mga socket. Nilatag ko lang kung saan ko tinanggal yung lumang harness. Same na same lang yung ginawa ko. Yan. Kaya hindi naman kayo dyan malilito mga kanan pro. Kasi meron na tayong guide. Lalo na kung napanood nyo rin to. So meron na kayong guide.
Kaya kung may problema yung mga supremo nyo, palitan nyo na ng wiring harness. Kung gusto nyo bumalik sa stock. At syempre ganun pero magsimula na tayo. Una natin isasalpak ito. Yung hinahawakan kong sakit. Yan. Ito mga kanan pro. So hindi siya dito. Hindi siya dito sa may block. Hindi rin siya dito sa gear indicator. So dito siya sa handle switch natin sa left. Yan. Diyan nyo siya ilalagay. Tignan nyo rin yung mga kulay ng wire bago nyo isalpak para hindi kayo mangamba na baka mali yung inyong sinalpak. Yung iba naman kasi dyan na sakit mga kanan pro. Para lang din siya dun sa may asawang sakit niya. So kaya nga tawag dyan is mag-asawang sakit. Yung iba dyan, hindi kayo malilito kasi dun lang talaga siya. So ito naman next natin yung maraming green. Sabi ko nga sa inyo pag yan, ayan yung sa gear indicator, tsaka neutral. Yan lahat yan kasi lahat yan, negative yan. So yan o. Sinalpak ko na agad mga kanan pro yung para sa ating gear indicator. Alright, next. Eto, hindi ko na to isa-isahin. Pero yung mga black na yan, accessories yan. Tapos blue para sa high beam. Dito sila, mga kanan pro sa black na socket. Yan. Yung bagong nating harness, hindi na kulay black yung kanyang sakit. Pero, yan, para dyan yan. Basta, tignan nyo yung may yellow, tsaka may mga black. Doon nyo lang isasalpak yan. Tignan nyo rin yung sakit na sasalpakan nyo kung parehas ng mga kulay ng wire, para hindi kayo malito. Tapos, eto naman kanan pro, yung black, sabi nga sa inyo, para sa accessory swear yan. Ito naman yung merong red yellow para naman sa push start. Yan. Nasalpa ko na sila lahat kanan pro. Ito yung black tsaka yung green di pa dahil para sa park light yan. Mamaya natin yan isasalpak. Ito yung para sa ignition switch. Yan. Yung red yung kanyang main tapos black red naman yung kanyang accessories wire. Ito para sa push start to. Yan. Positive trigger yung kanyang push button. Tapos ito naman black tsaka yung green yellow para naman yan sa brake light switch. So yan kanan pro. Tapos na yung nasa harapan. Dito naman tayo sa may bandang sa may itaas ng ating cylinder. Cylinder head. So, meron kayo ditong co-connect. Yung black, yellow, tsaka yung green. Yung ground. Tapos, eto yung para sa busina. So, eto na. Nasalpak ko na agad siya. Yung green. Nilagay ko lang dito sa pinagtanggalan natin kanina ng ground. Ayan, iipit nyo sa may tornilyo ng ignition coil natin. Tapos, eto yung black and yellow. Para sa ating ignition coil galing po ng CDI. Ito naman kanan pro yung black tsaka yung green. Yung green yellow para naman sa brake light switch. So syempre dito nyo rin siya ikakabit. At ito na nga nasalpak na natin yung socket para sa ating brake light switch. Yan. Parehas positive yan kanan pro. Tapos, next natin, ito kanan pro, para yan, para naman yan sa ating starter, so, red, yellow, para sa starter yan, positive, ayan, kukunik nyo lang siya dito sa may socket din ng ating starter relay, yan, dyan nyo lang siya i-kukunik. So, sana masundan nyo ito kanan pro. Pasensya na kayo, medyo mahaba itong video natin. Hindi ko na siya ikakat para kumpleto. Kumpleto rekado.
Tapos eto kanan pro yung para sa ating papunta yan ng ano eh, ng ignition switch, yung red wire na yan. So mamaya natin isasalpak dyan yung red. Unahin muna natin tong CDI, yung may violet yan. Yan yung isasalpak yan sa may CDI. Violet, green, black, yellow, tsaka black, red. Yan yung CDI ng Supremo. 4 wire lang siya. Siyempre, balik na natin sa dati. Tapos, proceed na tayo dito sa next. Kukuhain pala natin itong diode. Dito sa may luma nating harness. Yan, kailangan nyo po kunin yan mga kanan pro. Sana hindi pa siya sira. Kasi lilipat natin siya doon sa may bago. Yan, tanggalin natin. Op, yan, natanggal ko yung takip. Naiwan yung loob. At eto na, nabaklas na natin yung kompletong parts ng ating diode. Ayan o. Itatakip na lang natin mamaya yan. Meron din siyang sign ng diode oh. Kaya alam mo agad ng diode siya. Dito natin siya isasalpak mga kanan pro. Yan. Tara, salpak na natin siya. Ito na kanan pro, ang bilis oh. Nasalpak ko na agad. Wala kasi akong cameraman. Wala tayong cameraman mga kanan pro, kaya ganyan lang. Post-post lang ng video. Tapos eto, dito naman tayo ngayon. Yan. Tulad kanina, ito para sa flasher relay. Yan. Pag ganyan itsura ng socket, parang pa-L. Sa ating ano yan, flasher relay yan. Tapos eto naman kanan pro, yung itong socket na to, yung merong green-yellow, tsaka merong green. Para yan dito sa socket na yan. Para sa brake light tsaka tail light yan. Orange naman tsaka blue para sa may signal light. Then green para sa ground ng ating mga signal light. At eto na kanan pro. Siyempre, pinag-connect-connect ko na yung mga socket. Yan. Nakakonect na silang lahat. Para hindi na ganun kahaba yung video natin. So, ganun din naman yung magiging process. Hindi ko na ipapakita yung mga pag-connect-connect. Nakakahaba pa ng video. Sayang, di ba? Tapos, eto na oh, mga kanan pro. Yan, eto yung tinuro ko na yon para yun sa, ano, para sa fuel indicator yon. Dito muna tayo sa mga socket dito sa gilid. Yung tatlong yellow para sa charging. Yan, may tatlong yellow din yan. Tapos eto yung maraming green para sa ating gear indicator. Dito rin siya ikakabit. Yan, pares lang naman ng mga ano yan, mga socket. Pero dapat kabisado nyo pa rin yung color coding, di ba? Para hindi kayo magkamali. Tapos eto naman para sa ating pulsar. Yung may violet. Ito na oh, mga kanan pro. Nakonect ko na sila lahat. All goods na yan. Yan. Nalagyan ko na lang yan ng tape mamaya. Para hindi nababasa. Pero hindi naman nababasa yan dito kasi safe naman yan. Natatakpan yan ng side cover. Para lang sure. Siyempre, ito naman. Isasalpak na rin natin yung para sa regulator natin. Huwag niyong kalimutan. Siyempre, regulator para sa ating charging. And kino-convert niya yung galing sa stator natin, ginagawa niyang DC. Para ma-charge niya yung battery. Ito na siyempre, kanan pro. Isalpak na natin siya. So, alright, kabos amo. Tapos na po natin i-connect lahat ng mga harness dito sa ating Supremo. So lahat po yan, nilinis ko na rin po yung wirings. Inorganize ko na rin po siya. Yan, pati po yung sa headlight. Meron din pong patayan yung headlight yan. So, pati po yung dito sa may bandang battery. Inayos ko na rin po siya. Yan, pati yung busina.
winiring ko na rin yung busina. Yan. Pati po yung nandito, nilinis ko na po. Pati po yung nasa may bandang stator. Mga kanan pro mechanic, yan. Okay na rin siya. All goods na yan. Pati yung regulator, okay na, okay na. So right ka boss amo, di ba? Itatestingin na natin tong motor. Ibabalik man na natin lahat ng mga kaha. Yung tangke, yung upuan, pati yung headlight, ibabalik natin lahat. Tapos testingin na natin yung motor. So, yan. Balik na muna natin yan. Balikan ko kayo mga kaboss amo pag tapos na po natin ibalik yung mga tangke. Tsaka upuan. Tara na. Let's go! At eto na nga kanan, pro. So, yan. Nabalik na po natin yung tangke, pati upuan, pati headlight. So, tatry na po natin yung motor kanan, pro. All goods na yan. Naikabit ko na lahat ng mga socket. Nalatagnan na natin yung wiring harness. So, let's try mga kanan, pro. Alright kanan pro, so one click lang siya oh. Di katulad nung una, napakahirap niya i-start. So ngayon, nakahinga ng maluwag yung wiring niya. All goods na siya, saglit lang paanda rin mga kanan pro. Kasi hard starting nga ito eh. So ngayon, ayos na, matutuwa na yung may-ari nito. Di na siya mahirap paanda rin. Grounded kasi yung harness niya. At syempre kanan pro, dito na po matatapos yung ating vlog. Sana may natutunan po kayo sa pagpapalit ng wiring harness ng Honda Supremo. Kung may mga gusto pa po kayong mga vlog mga kanan pro, huwag po kayong mahiya i-comment dyan para po magawa natin ng mga video tutorial. Basta po kaya natin, gagawin po natin yan. Magbabalik na po ulit tayo sa pagbablog mga kanan pro. Maraming salamat sa inyong lahat. Don't forget to like, share, and subscribe. So, thank you so much. Ingat kayo lahat mga kanan pro. God bless.